natanggap ni Patricia ang katotohanan na ito nga si Lalette ay pararangalan at ang kanyang anak na si Trixie ay nadinay nga. Kung kahit gagawa na naman siya ng eksena at sa pagkakataong ito dahil alam niya na si Sally pala ang nanggugulo dito sa pamilya ng mga Matyas ay pakakawalan niya. Walang kamalay-malay si Lalette at ang pamilya niya, buong akala nila ay panatag na sila sapagkat wala nang manggugulo sa event na yun. Subalit, ginawa ni Patricia ay pinansyahan niya itong si Sally nang sa ganun makalaya ito at magawa niya ang mga bagay na naon siya may niyang gawin. Tala, hindi naman nagustuhan ni Trixie ang naging reaksyon ng kanyang ina matapos malaman nga na hindi na nga siya kasali at na-denied nga. Nagtataka siya kung bakit tala siya pa ang mas affected na hindi siya tatanggap ng award. Sinabihan at minalaan siya ng kanyang anak na si Trixie na huwag gagawa ng eksena sa naturang program. Samantala, walang mapaglagyan sa saya ang pamilya ng mga Matyas matapos nila matuklasan na si Lalette pala ay tatanggap ng award. At nung mga araw na yon ay sobra nilang saya, nagbihis na ang lahat-lahat. Ngunit nang paalis na nga sila ay bigla na lamang mayroong isang bad luck na mangyayari sapagkat bigla na lamang aksidenteng makabig nga nitong si bestie niya ang naturang base. Samantalang ito namang si Tinang ay kakabahan nga at sasabihin na merong hindi magandang pangitain ang pagkahulog ng base kung kaya't kinabahan siya dahil maaring may hindi magandang mangyayari. Siyang tunay at hindi nga nagkamalitong si Tinang. Samtala, upang ikalma ay sinabihan ni Lalette ang kanang Tinang na huwag na mag-alala. Sa tingin niya ay wala nang manggugulo sapagkat si Sally ay nasa loob na nga ng kulungan at hindi na ito muling makapanakit pa sa kanila. Subalit nagkakamili sila dahil pinalaya na nga itong si Sally na itong si Patricia dahil ginusto at sinadya ni Patricia nang sa ganun ay manggulo ito sa event na gaganapin noong araw na iyon. Samantala, aksidente namang makabangga ni Patricia itong si Sally na may daladalang bulaklak at sa likod ng bulaklak ay meron itong baril. Gagawa na naman siya ng eksena. Gulat si Patricia, ngunit sinabi nito kung ano ang ginagawa niya doon. Dito na may sagot niya, natatapusin niya ang mga bagay na hindi niya nagawa. Samantala, bago ang pangyayaring iyon ay makuha na naman ang atensyon nitong si Patricia at iiral na naman ang kanyang pagiging ampalaya sapagkat malinis na naman siya lalo't nagsisigawan na ang pamilya ng mga Matyas sa pagkapanalo ni Lalette at dahil sa award, proud na proud sila kay Lalette. Kung kaya't hindi ito nagustuhan itong si Patricia, sinabihan pa nito na si Lalette na magpakatao siya. Ay sabagay, hindi naman umano siya tao dahil ang kawangis niya at tela kakaiba. Sinagot naman ito ni Lalette na buong tapang, talagang hindi siya tao kundi isa siyang tala ngayon dahil nagkakaroon siya ng award. Pumalakpak ang kanyang mga pilya. Kung kaya't lalong hindi nagustuhan itong si Patricia, hindi siya patatalo, sinabihan niya itong si Lalette na kung gusto ba daw niyang makakita ng tala. Agad-agad sumagot itong si Lalette na panibagong detrit na naman ang kanyang ginawa. Baka nagkakalimutan na umano niya na tatlong abogado ang kaharap niya. Baka sa kulungan na naman siya pulutin. Walang nagawa ang ampalayang si Patricia kundi umalis na lamang bago pa nga magkagulo at magkaroon ng eksena dahil inawat na nga rin siya nitong si Trixie. Bago ang awarding, tela may kakaibang nararamdaman itong si Tinang. Hindi siya mapalagay, kinakabahan siya. Sa tingin niya ay merong hindi magandang mangyari. Nagkaroon na ng awarding at ito nga ay makit na nga itong si Lalette. Pinalakpakan siya at tuwang-tuwa naman itong si Lalette. Ngunit, bigla na naman lang susulpot nga itong si Sally na may daladalang bulaklak. Akala mo ay magkakongratulate dito kay Lalette. Sabalit iba ang kanyang motibo. Dahil sa likod ng bulaklak ay may hawak ito na baril at tututukan nga ng baril itong si Lalette. Nais niyang tapusin ang buhay nga nitong si Lalette. Inis na inis siya dahil nagawa ni Lalette na ipagtanggol ang side nga nila Chato at Nilanggay. Pakiramdam kasi ni Sally ay hindi nabigyan ng hostisya ang kanyang kapatid na si Cardine. Kaya't hindi niya ito matatanggap. Hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin siya. Nagkaroon ng komosyon ang naturang program. Instead na maging masaya ito ay nabalot ito ng lungkot at takot sa mga manunood. Ano kaya ang mangyayari sa naturang event na yon? Matatamaan kaya ng baril itong si Lalette? Malalagay kaya sa langanin ang kanyang buhay? O mahuhuli
ng pulis muli itong si Sally at tuloy na ngang igulong at hindi na muling palayain. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit na tagpo na Lelet Machias. At malalaman din kayo ni Lelet na ang nagpalaya kay Sally ay walang iba kundi ang galit na galit sa kanya na ito ngang si Patricia.